Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na ang Senado ang dapat manguna sa pag-aamyenda sa Konstitusyon. The Senate will take the lead. The Senate is taking the lead. And between the two houses, they will come to an agreement and that will be the way to do it. Sabi ng Pangulo, ilang buwan na niyang nakakausap ang liderato ng Senado at Kamara at napagkasunduan na nila ito. Dapat daw magawa ang mga pagbabago sa economic provisions sa saligang batas ng tahimik at walang gulo. Kamakailan, hinimok ng ilang mababatas ang Pangulo na pumagitna sa Senado at Kamara kasunod ng iringan nila dahil sa charter change o cha-cha. Pagkatapos ang pondo para sa 4Ps, ayuda para sa mga near poor. Ang pinagtatalunan naman ang mga mambabatas. May unang balita si Mab Gonzales at Tina Panganiban Perez. Ayuda para sa tinatawag na near poor ang target ipamahagi sa pamamagitan ng AKAP o ayuda para sa kaposang kita program ng DSWD. Sila yung nagbabayad ng WIS pero kadalasan nga lahat ng programa namin sa aming departamento ay nakatuon sa mas mahihirap pa. Pero sila yung tumutulong sa ating ekonomiya pero sa oras ng kanilang pangangailangan, saan sila kakapit? Pero ayon kay Senadora Aimee Marcos, para mapondohan ang AKAP, maraming kinaltasan na dapat sana'y binigyan ng pondo sa national budget. Dati nang pinagdudahan ng mga senador na gagamitin ang AKAP para makakalap ng pirma sa People's Initiative. Bagay na dati nang itinanggi ng DSWD at ilang kongresista. Eh kung saan-saan yata kinuha, nagugulat ako yung 71 billion doon sa public works na puros foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan ng bansa. Pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund, kasama rin yung 10 billion ng military, tinanggal din sa budget. Paano naman ito? Pinabulaan na ni House Deputy Speaker David Suarez na mababawasan ang pensyon ng mga retiradong government worker at military personnel. Nanindigan ng isang kongresista, dumaan sa tamang proseso ang lahat. It is a very grave accusation that should be studied very carefully and investigated. Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso? Eh kayo nga po ay nag-signify, you showed your intention, you showed your approval of the same by giving that signature. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Sonny Angara, batid niya ang paglalagay ng Kamara ng programang AKAP sa budget. Nakalagay lang isa sa parang anti-poverty program. So similar. So nung nakita namin, parang similar siya sa AIKS. Pero siguro binigyan lang ng pangalan, ng ibang pangalan para may branding yung house. Diba? Hindi sabay kami yun sa HGAB, yung tinatawag na HGAB. After NEP, submit ng NEP ang DBM, HGAB. Ipinunto naman ni House Committee on Appropriations Vice Chair Raul Angelo Bongalon ang pagpapatanggalan niya ni Senadora Marcos ng 13 bilyong piso mula sa budget ng 4Ps kaya napagkaita ng ayuda ang maraming nangangailangan. Si Marcos nga raw dapat ang imbestigahan, lalo't simula pa noong 2021, nagre-realign na siya ng 4Ps budget kada taon. Pero sagot dito ng Senadora, Tedma. Sa Senado naman, nagpatuloy ang pagtalakay sa economic provisions na gustong amyendahan sa 1987 Constitution. Pinagtuunan ang pagluluwag sa pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga paaralan na sa ngayon ay hanggang 40% lang. Ayon sa mga senador, ang pinag-uusapang pagluluwag para lang sa higher education o mga kolehiyo at technical at vocational schools. The intention is to keep basic education in the hands of Filipinos. If we allow foreign citizens to control, own, and administer the institutions that we are looking at, that may be prejudicial to our Filipino culture, values, moral, and spiritual matters. Baka they may be in danger. Sabi ng isang Pilipinong nagtuturo abroad, maraming bansa na sa rehiyon ang nagbukas ng edukasyon sa mga dayuhan. Providing a globally competitive and world-class education to all of these 57 million young people is just beyond the financial resources of the government yet. Pero tanong ni Senador Risa Ontiveros, posible bang bilihin ng mga dayuhan ang mga paaralan sa bansa? That would be my interpretation, that basically that is what ownership would
allow them to do. Pero ibang usapan daw kung state university tulad ng UP at PUP. In my opinion, cannot sell. No? We are not even allowed to sell to alienate property, property natin, real estate, even to another government agency. No? Unless of course it's by act of Congress. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Nagdaos ng joint patrols ng Pilipinas at Amerika sa bahagi ng West Philippine Sea nitong Lunes. Sinalubong ng tatlong fighter jet ng Philippine Air Force ang isang bomber aircraft ng U.S. Pacific Air Force sa himpapawid ng Ilocos Sur. Sabay-sabay nagpatrolya ang mga ito mula Ilocos Region hanggang Mindoro Strait. Inakusahan naman ng China ang Pilipinas ng pang-uudyok ng gulo gamit ang joint patrols. Ayon sa China's Southern Theater Command, minomonitor ng kanilang Navy at Air Force ang joint air patrols ng Pilipinas at Amerika at handa raw ang China na depensa ng kanilang sovereignty. Gate naman ng Philippine Air Force, layon lang ng joint patrols na paigtingin ang kooperasyon ng militar ng Pilipinas at Amerika. Wala raw itong tinatarget na kahit anong bansa. It's not directed towards any country. It's just a simple exercise to promote regional peace and security. And of course, yung sinabi ko nga kanina, to promote the rules-based order. It's part of exercising our rights, especially within our territory and within our exclusive economic zone. Mga kapuso, puspusan na ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Una nilang mga kalaban ng Hong Kong bukas, February 22, doon sa Hong Kong. Balik Pilipinas naman sila sa February 25 para makalaban ang Chinese Taipei. Makakasama sa torneo ang naturalized player na si Justin Brownlee matapos masuspinde ng 3 buwan pagkatapos ng 2023 Asian Games. Masaya raw si Brownlee na muling makalaro para sa Gilas. Kabilang din sa roster sina Kai Soto, Scottie Thompson, Dwight Ramos, CJ Perez, Chris Newsom, Calvin Ohtana, Jamie Malonzo, Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Hindi naman makakasama ang mga big man ng Gilas na sila Junmar Fajardo at AJ Edu sa first window ng qualifiers dahil sa injuries. Ayon kay head coach Tim Cohn, goal nilang makapasok ng Olympics ngayong taon sa Paris o sa Los Angeles sa Amerika sa 2028. Unang chika tayo ngayong Wednesday morning. Baby is on the way para sa beauty queen actress na si Maxine Medina at hubby niyang si Tim Iliana. Share ang couple ang kanilang most precious news sa isang Instagram post. Punong-punong raw sila ng love at excitement para sa kanilang little bundle of joy. Sabi pa ni Maxine, totoo pala na maiiyak ka kapag first time mong marinig ang tibok ng puso ng baby mo. Congrats, Maxine and Timmy! Hinarang ng Bureau of Animal Industry sa NAIA ang halos 400 manok, panabong, na inangkat mula sa Amerika. Gilit naman ng mga nag-import legal at kumpletong kanilang mga papeles. Live mula sa NAIA, laging una ka sa balita ni Nico Wahe, exclusive. Nico, good morning. Maris, good morning. Nangangamba ngayon itong mga breeder ng manok na mauwi sa wala. Hindi lang ang kanilang mga pagod, kundi maging ang kanilang mga pinuhunan sa mga manok na binili nila mula sa Amerika. Na hinarang ng Bureau of Animal and Industry at hindi ma-release dahil sa kakulangan umano sa dokumento. Pero gate ng mga breeder at itong consignee ng shipment ay kumpleto sila ng permit. Napasugod ang nasa mahigit 40 breeder ng manok dito sa isang cargo and warehousing company sa may NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Yan ay matapos harangin ang mga inimport nila mga manok mula sa Amerika na dumating kagabi. Aabot sa halos 400 manok na pang-breed ang hindi mailabas at maiuwi sa kanika nilang farm. Ang breeder na ito, 32 mga manok ang binili na kasama sa shipment. Ang halaga, aabot sa 2 milyong piso. Magdamag na yan dyan eh. So, lahat naman kami, pare-parehas ang aming concern kung madisgrasya yung manok. So, dapat i-release nila. Si Ruel, 4 manok ang hinihintay na aabot sa 200,000 pesos ang halaga. May malaki ang puhunan sa bawat manok na yan. Paano pag namatay manok namin, saan kami maghahabol? Ayon sa consignee ng shipment na si Juan Bacar Jr.,
Tila harassment ang ginagawa sa kanila ng Bureau of Animal Industry. Nagpatawag pa raw ng PIDEA para tingnan kung may illegal na drogang kasamang shipment. Nang masigurong wala ay sa mga papeles naman daw sila sinita. Hinahanapan daw sila ng original copy ng mga dokumento. Tinawag sa akin na nag-aayos sa loob na ang papers nyo nawawala kahit saan. I called up my shipper and asked them na kung nasaan yun. Said nasa silk envelope. Ang pinakita ako is complete. I'm not missing anything. Ayaw raw tanggapin ang kopya ni Bakar ng mga dokumento na kumpleto naman daw mula sa import-export clearance, veterinary health certificate, blood test result at certificate of quarantine. Yan din ang same na sinasabit ko. 5 days prior lumipad ang manok. Meron na silang document niya. Bakit sasabihin nila ngayon, kulang ako sa document? Hinahanapan daw siya ng address at contact number ng mga sender ng manok na hindi naman daw hinanap sa 3 taon nilang pag-i-import. 3 linggo ba lang din ang nakararaan mula nung huli niyang shipment. Kung may new memorandum, paano ginagawa yan? Do you have to post it, di ba? 7 days before you do it. Now, wala. Gate ng Bureau of Animal Industry, usual protocol lang nila ang ginagawa nila. Well, in line with Administrative Order No. 11, that's 1987, there should be documentation, inspection, and clearance. So, yun lang naman po yung mga protocol for during cargo clearance processing for agricultural products in general. Kaugnay sa pag-release, sisiguruhin daw nilang marerelease ang mga manok sa lalong madaling panahon at kapag natapos na ang proseso. No comment naman sila kaugnay sa paratang ni Bakar na harassment ang ginagawa sa kanila. Marisa, ngayon eto't nilipat itong mga manok dito sa may silong o dun sa hindi naiinitan, dito pa rin sa loob ng compound ng cargo and warehousing company. Kanina kasi o kagabi ay nandun ito sa may open area na posibleng mainitan kapag inumaga na na pinangangambahan itong mga breeder na kapag nainitan itong mga manok ay isa-isa itong mamatay. At ayon naman dito sa consignee ng shipment na si Juan Bakar Jr., ay nagkaroon sila ng written agreement o ng kasunduan na pirmado ito ng parehong kampo na babayaran ng Bureau of Animal Industry sakali mang mamatay isa-isa itong mga manok. Live mula rito sa Pasay City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Pinaaga ng Department of Education ang pagtatapos ng klase ngayong school year para unti-unti nang maibalik sa Hunyo ang simula ng pasukan. Kaugnay niyan, makapanayan po natin si Deputy Assistant Secretary Francis Bringas. Magandang umaga po. Hi, good morning, Igan. Good morning sa lahat ng nanonood ng unang hearing. Good morning. Ito, para magkaroon ng magandang paliwanag po rito, 7 school days ang mababawas ngayong school year 2023-2024 para po sa calendar adjustment. Hindi ba ito malaking kawalan daw sa pag-aaral ng ating mga estudyante? Ay, Igan, napag-usapan na yan during the consultations with the regional directors and mga school division officers at yung ating definitely magkakaroon tayo ng konting adjustments sa ating budget of work para makover natin lahat ng mga competencies na nasa curriculum natin. Mm-hmm. At kung hindi man, kung magkaroon man ng mga instances na hindi makakover lahat ng mga ito, meron pa rin tayong yung National Learning Camp at saka yung early part of the next school year to cover this competency. At kailan po maibabalik na ng Hunyo ang simula ng pasukan sa ganitong proseso po, ASEC? Well, tinitignan natin na by 2026, malamang nasa June opening na tayo. Dahil ngayon, mag-open pa lang tayo ng July 29. So pag we will follow the same mode of adjustment, baka nasa mid-July tayo by next school year. I mean, by 2025, 2026, and then balik pa tayo sa June by 2026-2027. Yun yung projections natin. May epekto ba ito? Kasi parang yung kasalukuyang pong sistema ay sumasabay po sa pasukan din ng iba pang eskwelahan sa iba't iba pong mga bansa eh, hindi ho ba? Yan, yung karamihan sa mga ibang bansa, nag-open talaga sila ng August. But since nasa kabilang hemisphere naman sila, so nakikita natin yung magkakaibang sitwasyon ng ating weather, ng ating climate. Opo. At nakita nga natin kaya tayo nag-adjust ngayon dahil lubhang mainit yung ating summer season ngayon. Dadala na nga ng El Nino at ang climate change. So binabalance pa rin natin yung mga kapakanan at wellness ng ating mga mag-aaral habang sila ay nasa loob ng paaralan. Baka naman pag binalik ng June, ito naman po malalakas na bagyo't pag-ulan at pagbaha.
hindi ho ba mag-isip na naman ibalik uli ng... Alam niyo na, di ba? Apektado po ng klima yung pag-aaral ng ating mga anak eh. Yeah, exactly, no? Kaya lang yung traditional kasi natin nasa June to March or April ang ating school year at na-experience na talaga natin yung pagkakaroon ng mga bagyo during the rainy season na meron tayong pasok at well-established and institutionalized yung ating mga intervention during such rainy season. Opo. Tama ho ba? Isang buwang parang may pahinga itong ating mga guro. Anong epekto po nun? Yeah, tama yan. No? Binigyan natin ng mandatory 30-day rest yung ating mga teachers. Kung saan wala na tayong mga voluntary man or mandatory task na ibibigay sa mga teachers para ma-enjoy talaga nila yung tinatawag nating vacation nila. Dahil in the past, marami tayong mga DepEd initiated activities pa rin during summer season, during the two-month break. At nababawasan yung time na mga mag-aaral, lalo na yung mga teachers na magpahinga after each school year. So binigyan natin sila ngayon ng uninterrupted 30 days. Hindi ho ba makaapekto sa Program for International Student Assessment o PISA ngayong taon? Ito pong ating ginagawa pong adjustment, ASEC? Well, hindi naman siguro. No? In fact, makakatulong siguro ito dahil sa ating pag-aaral, sa ating mga researchers na nakikita na overworked yung ating mga teachers at masyadong congested yung ating curriculum na napapagod yung mga mag-aaral. So this is a much welcome break for all of them, for both teachers Opo. And parents. Yeah. At syempre, kamustahin na rin natin yung Catch-Up Fridays. Ano na po improvement ng ating mga estudyante, ASEC? Yung Catch-Up Fridays talagang nagka-catch fire na rin yan in all our schools. No? Mm-hmm. So ibig sabihin, yung ating primary objective na maibalik ang pagbabasa, comprehension, basic numeracy, including peace education and values education ay umaarangkada naman. At maganda naman so far ang reception ng ating mga learners sa ating Catch-Up Friday. So hopefully, maging matagumpay ito para makatulong din ito sa ating pag-recover sa mga learning losses natin. Opo. Maraming salamat, DepEd Assistant Secretary Francis Bringas. Ingat po kayo. Thank you, Igan. Ingat. Samantala ngayon naman, alamin natin kung pabor ba o hindi ang mga estudyante, magulang at guro dito po sa unti-unting ang pag-adjust ng ating school calendar. At yan ang State Hear It Live ni Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Isa nga sa naging pasakit ng pandemic yung adjustment ng school schedule para maitawid yung pag-aaral ng mga mag-aaral. At ito nga yung naisremedyoan ng DepEd according dun sa inyong interview. Pero ang tanong, pasado ba ito dito sa mga stakeholders, sa mga paaralan, yung mga mag-aaral, guro at mga magulang? Narito ang Street Hearing. Birthday ng grade 6 student na si Eliza Muñoz sa May 29. Balak niya sana mag-celebrate sa kanilang paaralan na Kamuning Elementary School. Pero ngayon tinatantya pa niya. Inanunsyo kasi ng Department of Education na hanggang May 31 na lang daw ang school year, 2023-2024. Sabi ni Eliza, baka wala nang maki-birthday kung sakali dahil vacation mode na raw ang petsa ng birthday niya. Gayunman, magandang birthday gift na rin daw na kalaunan, summertime na ulit ang bakasyon. Katulad po ng dati. Kasi po mas masaya. Kasi po yung birthday ko po is May 29 po. Dapat po kasi dyan po ako mag-birthday. Kaso po, hindi na po kasi nalaman ko po na may hindi na po papasok. Si Carl Caridad, nahirapan din kasi ng husto ng abutan ng panahon ng tag-init sa paaralan. Yung bintana, katabi ko po yung init po, nasisilawan po ako. Ang magulang naman na si Linda Venyas, inaalala rin ang kalusugan ng mga anak sa alanganing schedule. Mas gusto rin niyang pag summertime, summer vacation din. Mas okay yun kesa sa ngayon. Kasi parang ang sobrang init na kawaway mga bata sa sobrang init. Ang papasok na school year magsisimula ng July 29, 2024 at matatapos sa May 15, 2025. Ayon sa DepEd, posibleng 3 taon pa bago tuluyang maibalik na Marso ang simula ng summer break. Kakailanganin lang ng ilang adjustments sa lesson plan ng mga guro para maibalik ng maayos ang school calendar ng mga bata. Mapapaiksi po yung kanila imbis na June, magiging May. So mababawasan po yung ano ng bata dun sa lesson. Igan,
Yan, katulad na nabanggit ng DepEd, iiwasan din bigyan ng homework at seat work yung mga teachers habang naka-break sila for 30 days para naman na i-prioritize yung kanilang well-being at mental health. Ito ang Street Hirit mula rin sa Quezon City, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Abiso mula sa Department of Social Welfare and Development, PEKE, ang isang social media page na nangangako ng 10,000 pesos na assistance. Live mula sa tanggapan ng DSW News, may unang balita si James Agustin. James? Susan, good morning. Marami tayong mga kapuso na nagtsatsaga na pumila dito sa labas ng tanggapan ng DSWD na umaasa na makakuha ng tulong pinansyal. Ang ahensya nga nagbabala kaugnay doon sa isang page sa social media na nag-aalok ng tulong pero peke pala at hindi konektado sa DSWD. Madaling araw pa lang may pila na sa labas ang tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa Quezon City na mahumihingi ng tulong. Marami ang nakapila para sa medical assistance at mayroon din naman para sa burial assistance. Ang senior citizen na si Mang Damian, galing pang Marikina. Apat na beses na raw siya nakakuha ng medical assistance mula sa DSWD. Yung malaking bagay ho, bili ng pagkain, panggastos sa bahay, pero inuuna ko may gamot ko. Yan din ang sadyang tulong ng senior citizen na si Aling Emerita na galing pang North Caloocan. Malaking bagay pambili po ng mga maintenance po para sa ano sa diabetic ko at saka sa high blood ko para kaya kailangan ko makakuha ng pang ano po sir. Ang DSWD nagbabala kaugnay sa isang page sa social media na nagsasaad na nagbibigay umano ng 10,000 pesos na pinansyal na tulong ang ahensya online. Hindi raw yung totoo at hindi rin daw nagbibigay ng anumang halaga ang ahensya hanggat hindi ito dumaraan sa assessment ng social worker. Hindi rin daw konektado ang page sa DSWD. Nananawagan ang ahensya na huwag basta-basta maniniwala sa ganitong post dahil maaaring mabiktima ng scam. Hindi rin ako naniniwala rin. Masiguro doon dito eh. Kasi mendito eh. Nakakasigurado po ako sir na makakakuha ng konting pang maintenance ko, ganun. Samantala, Susan, ngayong umaga ay mahaba-haba yung pila ng mga gusto makakuha ng tulong pinansyal dito po sa labas at tanggapan ng DSWD. Yung iba po dyan nakapasok na dahil yung kanina madaling araw pa lamang imipila na rito at yung iba dyan ay bagong dating pa lamang. Iba yung pila para dun sa mga senior citizen at mga PWD at meron naman dito mga tauhan ng task force disiplina ng Quezon City Hall maging mga police para ma-maintain yung kaayusan dito sa pila ng mga gustong humingi ng tulong mula dito sa ahensya. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.